Sa puntong ito, kumustahin naman natin ang biyahe sa Batangas Port. Nandun po ang ating kapusong si Lia Manyalac del Castillo. Lia. Kara ngayong araw nga inaasahan na dadagsa ang mga pasahero na babiyahe pa Romblon at Mindoro. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, kumpara noong isang taon, mas kakaunti ang pasahero ngayon. Katunayan, nasa 9,000 to 11,000 lang ang daily average of passengers nila mula nitong October 25, malayo sa average na 18,000 passengers kapag gaganitong panahon. Naabot na raw kasi ang peak ng pagbiyahe ng mga pasahero nitong October 27, isang araw bago ang barangay elections. Pero dahil ang ilan sa ating mga kababayan ngayon palang makakapag half day sa trabaho o makakapag leave para sa long weekend, umaasa ang pamunuan ng Batangas Port na dadami pa rin ang pasahero hanggang mamayang gabi. Tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga ro-ro at ng mga bangkana pa Puerto Galera. Pero meron ang ilang shipping lines na nagpaskil ng anunsyo na wala na silang biyahe bukas November 1. Mahigpit kara ang pinatutupad na seguridad mula sa pag-check sa mga bagahe hanggang sa pag-ikot ng mga K-9 units para inspeksyonin muli ang mga bagahe at ang mga sasakyan na isinasakay naman sa mga barko. Naglagay na rin ang help desk at medical assistance desk para asistehan ang mga pasahero. Tulad sa ibang terminal at ibang port, bawal din po magdala ng mga flammable materials, matutulis na bagay at baril. Pero kung meron daw kayong maipapakitang resibo na binili ninyo, ang inyong dalang kutsilyo o gamit pang kusina, ay maaari nyo itong isakay pero ito turnover yan sa kapitan ng barko. Kara kasali daw ang Batangas Port sa mga i-inspeksyonin ng Pangulong Aquino ngayong araw, pero hindi pa raw nagbigay ng eksaktong oras ng kanyang pagdating ang Malacañang. Kara? Maraming salamat, Lia Manyalac del Castillo.